kung Ilunggo ka, alam mo talaga yan. Thimble. Ano? Kita na ninyo siguro, no? Ito, thimble. Pero sa sewing, sa dressmaking, ang thimble, usually nilalagay sa middle finger. Middle finger. Okay? Kasi ang middle finger, yan yung nagpo-push. Usually, yung pinaka, ano, sa pag, ano, sa pagtatahi sa dressmaking. Pero sa embroidery, dalawa eh. The pointing finger or the index finger and the middle finger. Tracing wheel yung isa. Used to transfer yung from your, ano, from your pattern going to your, ano, yung, from your pattern going to your tela na. Okay, magte-trace ka, lalagyan mo yan ng ano, ng carbon, black carbon doon sa likod, no? And then iti-trace mo. Ano ba ang lumalabas sa board exam when it comes sa ano, sa tracing wheel? Yung alam niyo yung term na serrated. Yeah. Serrated. Pag sinabi natin serrated, merong ganto-ganto. Yung yeah, parang ganto. Serrated yung kanyang tusok-tusok. Yung tusok-tusok niya. We call that serrated point. Ano? Serrated edge or point, no, tawag diyan. Meron tayong din tayong serrated knife, yung pang-ano ng tinapay, panghiwa ng tinapay, 'di ba, sa sandwich. If you want to make a jolly hot dog homemade style, you use the serrated knife, 'di ba, to cut the tinapay. Pero ang lumalabas sa board exam sa tracing wheel, serrated wheel. Okay? Serrated wheel used to transfer design from your pattern going to your fabric. Okay? Ito yung mga measurements, yung leeg, ayan. Yung shoulder mula dito hanggang dito lang, yung arm, ganyan talaga. Bust, yung bust mo andito. Waist mo dito, ayan. Ang center back, ayan dito yung center back, hanggang waist lang yan ha, mula sa neck going to your waist. And then waistline, oh. Yung crotch, yung makilite. Alam niyo yung makilite, bakit? Kasi mula dito, ayan, papunta dito sa kabila. Ayan. Kaya makilite yan. Gustong-gusto ko yan dyan mag-measure. Sa board exam, ang crotch, ayan o, yung kahoy na nag-split, we call that crotch also. Okay? Pero sa dressmaking, so yan sa carpentry ito ah, this is a carpentry ito. Yung kahoy na nag-split into two ang kanyang branches, we call that crotch. Pero sa ano, sa dressmaking, yung crotch, yung mula sa waistline, papunta doon sa kabila. Yan yung tinatawag na crotch. Okay? Outseam, ayan, mula dito sa waist, papunta dito. Yung inseam, mula dito, papunta lang dyan. Okay? Oh. Minsan yung hip line ito, yung fullest part, hip line. Yung waist, yung pinakamaliit na ano ng baywang mo. Waistline po 'yon. Ang bust, this is the fullest part ng boobs ng babae or ng lalaki. Bust. Wearing with horizontal lines will make the body appear blank. Kung mag-wear ka, kung sumuot ka daw ng damit na may mga horizontal stripes, big, big horizontal stripes. It will make your body appear what? Stripes. Horizontal stripes. Horizontal stripes. Big horizontal stripes. If you wear clothes na horizontal stripes, ano mangyayari? Your body will appear what? Hindi nyo ba alam yung horizontal at vertical?
Kung vertical stripes or big vertical stripes or vertical stripes, it will make, it will emphasize your height. Okay? It will emphasize your height. Pero, kapag horizontal lines, it will make your body appear what? Big and, big and, okay. Tingnan ko muna. Lines. Look, basta bigger. Bigger and round. Very good. What should you do to be able to get the exact waistline of the client? Anong gagawin mo para makuha mo yung exact waistline ng client mo? Is letter A, tell the client to stand straight. Tell the client to wear a fitted garment. Tie a string around the waistline as a point of reference or take horizontal measurement first. Paano mo ba makuha yung exact waistline ng client? Anong sagutin nyo? Tie a string around the waistline of the client. Okay? This will be your point of reference while taking the measurement. Okay? To get the exact waistline of the client. The answer here is letter C. Tie mo ang string around the waistline as a point of reference. The measurement taken from the shoulder back base neck of the bust point is the blank. Anong tawag dyan? Measurement taken from the shoulder base neck to the bust point. Measurement, no? From the shoulder base neck down to the bust point. This is the bust. Ito yung babae na maganda. Okay. Ano daw ang tawag? Measurement taken from the shoulder base to the bust point. Nandiyan, mula dito papunta dito. Bust ano? We're talking about the, very good, the bust height. Very good. Which measurement is taken from the nape? From the nape down to the desired length. Oh. If ito yung model and sorry, ako nahihirapan ako mag-draw. Nakatalikod yan, ha? That's the model. Hirap mag-drawing. Okay. Taken from the nape. Mula dito, nape. Mula dito daw. Nape. Batok. Down to the desired length. Ano daw tawag dyan? Down to the desired length.
Ay, sorry, sorry, sorry. Sorry, sorry. Mali yung ano ko. Drawing ko. Taken from the nape down to the desired length. Ano tawag dyan? From the nape. Mula sa leeg, di ba? Ang nape mo, leeg yan, di ba? Down to the desired length. Anong tawag dyan? Okay, the answer here is the... Very good. Length of the shirt. Haba ng ano mo, haba mismo ng shirt eh. Mula dito papunta dito. Di ba? Haba ng shirt yan. Pasensya na, hindi ako marunong mag-drawing na with the, with the zoom. Which drafting tool... Which drafting tool has two arms with a 90 degree angle and is used to draw perpendicular lines? Two arms with a 90 degree. Two arms with a 90 degree. L square. Very good. Okay. Shoulder. Okay. Position the end of the tape measure on the shoulder tip, passing the nape across the other shoulder tip. Okay. This is the shoulder. Shoulder ng tao. Mula daw sa position the tape on measure on the shoulder, shoulder tip passing the nape across the other shoulder. Yan po ang tinatawag natin na shoulder. Length of the shirt is taken from the nape down to the desired length. Or from the nape going down, okay, the desired length, yan daw po ang length ng t-shirt. Of course eh, di ba? Length ng t-shirt yan, di ba? Mula doon sa batok mo, papunta sa ilalim. Kung gusto mo hanggang sa puwet mo kung long t-shirt, pwede naman yan. Okay, this is the length. Ito daw. This is the length of the t-shirt. And then, the bust, place the tape measure around the fullest part of the bust, inserting two fingers in it. Oh, so this is the butt. Ito yung boobs. Oh, di ba? Boobs daw yan ng babae. So the bust is from the fullest, mula daw dito. Mula daw dito hanggang dito. Ayan. Around, pabilog. Around, palibot. Bust. Bust line, bust. Fullest part. Waist, oh. Around the fullest part of the waist naman. Hip. Position the tape measure in line and around the fullest part of the hips. Chest. Starting from the shoulder point, measure 4 inches downward and put the tape measure around the chest. Starting from the shoulder point, chest daw, sa chest, dibdib. Measure ko daw 4 inches downward. Put the tape measure around the chest. Bust height, measure from the shoulder base neck down to the bust point. That is the bust height. Bust distance taken from one bust point to another bust point. So, from bust to bust. Bust point. Length of sleeve. Measure from shoulder tip point to the desired length. Short sleeve circumference or girth. Okay, from the measured short sleeve length, place the tape measure around the arms with the desired circumference. Ang full body sling. Ang pag sinabi nating bodies, this is the ano, the main part of the ng damit. Okay, kung yan ang t-shirt, this is the bodice.
bodies, the main body of the yung ginagawa mo, we call that the bodies. Right? This is the measure from the shoulder base to the waistline. No? Bodies daw, bodies, full bodies length mula daw dito to the waistline. Okay? To the waistline. Kung hanggang saan yung baseline mo. That is your full body's length. Bodies. Oh. Ayan, yung, the main, ito yung bodies, yung main na part ng ano ha, main na part ng damit na ginagawa mo. Tinatawag natin yan na bodies. You know, bodies. Camisole, drape, lounge. Hindi ko din naman alam ang mga yan. Plated, wrap over. Tingnan lang ninyo. This is the yoke bodies. This is the pleated. Merong pleats. Ayan o, pleats. Wrap over, ayan o. Ni-wrap over. Sun top, strip camisole, drape bodies, flange bodies, flange wrap over top. Di ko rin alam ang ngayon. Diana is a slim figured lady. She wanted to buy a fabric for a party. She chose fabric with big horizontal lines to look bigger. What element of design did she use? Slim siya daw. Tapos, gusto niya nga maging malaki. Gusto niya mag-appear na mataba. Kaya gumamit siya ng big horizontal lines to look bigger. Anong element yun ang kanyang minanipulate? Anong element of ano yan? Anong element of art? It is the line. Very good. Para maging mas mataba ka. Pero kung gagamitan mo ng small horizontal lines, you will look smaller. Okay? Kapag maliliit na horizontal lines, you will look smaller also. Okay? Ang stripes naman, it is used to emphasize your height. Sharon, no, mataba na artista, Sharon Pugita, who is a fat lady, always wears dark tone or deep color clothes because of one reason. Bakit daw si Sharon Cuneta palaging itim yung damit na sinusuot niya? Her figure will appear smaller. Her last evening gown was simple, but it has a huge flower at the left side of her waistline. Which principle of design was considered here by Perla? Ang ganda ni Perla, no? Ayan, no? Ano daw tawag dyan? May malaking bulaklak daw. Anong element of art is that? Element of art. Meron, element of art, meron nga tayo, di ba? No, it's not an element of art. It's the principle of design. Again, principle of design. Yung element of arts natin, yan yung color, yung line, yung texture. Yan po yung ating elements of arts. Pero ito yung ating principle of arts. Meron tayong rhythm, emphasis, harmony, balance, and marami pang iba. Proportion. No? So what is your answer here? May huge flower. May malaking bulaklak. Para sa anong malaking bulaklak? Para sa emphasis. Letter B is the correct answer. Okay? Ebon bought a fabric for her mother's birthday dress. She emphasized the color, shapes, lines, and texture which go along well with one another. Going along well, ibig sabihin walang gulo, merong harmony, ang iba't ibang elements of art. Color, shape, lines, texture, these are elements of art. Okay? And the answer here is harmony. Daisy bought a velvet fabric or cloth for her junior senior promenade evening gown. She looked elegant during the night. Which element of design attracted the audience to her? Color. Very good. Para kung maliit, kung ano ka, kung malaki ang katawan mo para matingnan siya na maliit, use dark colors. Pero kung ano ka, slim ka, use light colors. Okay, para medyo tataba ka tingnan. And also the mood. The mood will change. The color will change the mood. Line. This is the very basic and simplest element of design. Okay? If kapag minamipulate mo yung line, makakagawa ka ng shape. Ito. Ito. Line din yan. Line din yan. Oh, nakagawa ka ng shape. Okay? This is a slim figured lady may opt for big horizontal stripes to look bigger. More chubby ones would choose the finer stripes to appear smaller. O, finer stripes daw to appear smaller. Horizontal ha, horizontal pa rin. Horizontal yan ha.
of form or shape. This refers to the shape and structure or the entire outline of a garment. This is commonly known as the silhouette. Okay, this is known as the silhouette, which is the most obvious visual element of the garment. Yung form, yung silhouette. The function of the silhouette is to complement the shape of the body. Okay, this is the silhouette. So, kung ito yung design, and it should complement the design of your body. Okay. Silhouette yan, silhouette. Oval, kung bilugan ng mukha mo, bagay ka sa lahat ng neckline. Pwedeng U, V-shape, pwedeng U-shape. Okay? Pero kung ang mukha mo ay square face, tapos arrow, long triangular, tapos square yung mukha mo, mas magandang gamitin ang U neckline. Kasi nga, kwadrado yung mukha mo. Example, mukha kang Lego. Ayan, square ang mukha mo, mukha kang Lego. Tapos, dapat ang gagamitin mong neckline ay U. U-shape neckline. Ayan, labas puso, tiyan all. Diba, U-shape, kapag ang mukha mo long triangle, ayan. Triangle ang mukha mo, ayan triangle ang mukha mo. I-use U-shape pa rin. U-shape, kasi nga triangle ang mukha mo. Pero kung ang mukha mo oval, kahit ano pwede. Okay, very good. Sige lang. Okay lang yan. Ano ha, Raf? Sige. Texture. This refers to the surface quality of an item like fabric. How it feels when touched, whether it is coarse, fine, smooth, wrinkled, sleek, glossy, and slippery, would contribute to the design of the dress. Texture. Alam nyo na yan. Texture. Ay, parang rough yung damit. Ay, glossy yung damit. Color. The most important element of design. The most important element of design is color. Color of the dress is one where it attracts the attention of the people around him or her. It has an enormous effect on how one feels. Principles of design. Proportion. Dito na tayo sa principles of design, ha? So, proportion. This refers to the relationship of one part of the design to the whole design. Okay? Alam nyo na yung ibig sabihin ng proportion. Kapag mataba ba yung tao, tapos yung damit niya sobrang sikip sa katawan niya, proportion ba yan? Hindi. Sobrang tangkad niya, tapos nag-shorts pa siya, do you think proportion? Sobrang tangkad ng jowa mo, sobrang laki ng katawan niya. So, example, yung boyfriend mo, 7-footer, tapos 100 kilos ang jowa mo, 120 kilos na 7-footer, tapos ikaw yung height mo, 4'1". 4'1 ang height mo. Ang jowa mo, 7-footer. Proportion ba yan? Hindi. Anong masasabi mo? Good luck. Sana buhay ka pa after one round, char. Balance. Symmetrical balance. Dalawa yan. Dalawa, symmetrical balance. Anong nakikita mo sa kabila? Ganun din nakikita mo sa kabila. Ang tawag dyan, symmetrical balance. Okay? Pero kung example ganito, seesaw. Balance pa rin ba yan? Yes, balance pa rin yan. Hindi pa rin, naka-level pa rin yan. Pero, balance pa ba yan? Balance pa rin ba yan? Yes, balance pa rin yan. Kasi nga, kahit malaki siya, dito mo siya nilagay bandang dito. Kahit maliit lang siya, dito mo nilagay sa dulo. Kaya kahit papano, balance pa rin yung... Ayan. So, principle of art or principle of design, may ganyan din. We call that asymmetrical balance. Kasi kung anong nakikita mo sa kabila, hindi mo nakikita sa kabila. Pero balance pa rin. Example, malapit na malaki, malayo na maliit. Balance pa rin. Okay?
This is the opposite of the symmetrical balance. Thus, if the outfit is divided right down in the middle and both sides are not the same, this is an asymmetrical balance. Harmony is the unity of all the principles. The overall look of the garment, which creates a sense of completeness, a good combination of color, size, shapes, lines, and texture, ayun, goes along with one another in harmony of the garment. Emphasis, this refers to the center of interest in the garment. Example, a huge flower and a bow. Is it gonna, ba? Ayan. It will grab the attention of the onlooker. It is something that stands out from the rest of the elements that are used in the gown. Number five, rhythm. This is the smooth flow of the repeated use of lines, texture, color, shape, and pattern. So if the elements are being repeated, these are rhythm. Okay? It creates a pattern that the eyes can flow throughout the design. Very good. Very good. Okay. Sige, that's a rhythm. Movement. Parang may movement, parang may flow. Repeated yung design, yung mga lines, yung texture. Merong rhythm. Ang elements of art, elements of art or elements of design, yan mismo yung nakikita mo sa damit. Okay? The basic na mga bagay na nakikita mo mismo sa damit. Color, line, texture, shape, nakikita ng mata mo, that is the element. Pero how you how you play with the element, how you combine the element, and how you make drama with the element, we call that the principles of design. How you make use of the element, we call that the principles of design or the principles of art. Okay, number 12, which basic element of handicraft is used as input to a production process for transformation into the finest products? Input. Ang ginagamit mo para makapag-produce ka ng product. Ano ba yung ginagamit mo? Oh, kapag gagawa ka ng basket, bibili ka ng bamboo. Okay? Bibili ka ng bamboo. Ang bamboo na yan, ano yan? Ginagamit mo yan para makabuo ka ng basket. Ang binili mo na yan, yan ay very good material. Okay? Samsung, sino ka? Change your name. Samsung, change your name. Sa kapapasok lang, pangalan niya si Samsung. Paki-change ng pangalan mo. Okay? Kasi hindi kita kilala. Walang reviewee na Samsung ang pangalan. Paki-change ng Samsung. Paki-change ng name mo. Or else, papatanggal kita. Because I do not know you. Who is that? Paki-chat sa chat box kung sino ka, Samsung. Akin na lang yan, ha? Akin na lang yung phone mo. Which term, number 13, which term refers to the basic element of handicraft that shows the idea or arrangement scheme exhibited into a drawing? Kung nag-drawing ka, kung nag-drawing-drawing ka, kung gumawa ka ng drawing, anong ginagawa mo? Kung dinisign, design. Okay? Yan talk is the Filipino term for rattan. Very good. Mabilisan na, type ninyo. Type number tsaka letter. Number tsaka letter. Guys, huwag na mapapasa wine. Sumasakit na ako. High blood din ako sa inyo. High blood din ako sa inyo. Nakaka-high blood. Lagyan nyo ng number at saka letter. Tacloban's name was derived from the bamboo basket known as taklob or cover used by early fishermen and handicraft. Bali, handicraft na ito, ah. Okay. Catching what? Catching fish. Very good. Catching fish. Pinilian, binakol, and tiniri are some known types of weaving techniques that originated in, is it Baguio or Abra? Is it Baguio or Abra? Very good answer here is Abra. I want to broil pork belly for dinner. I need to cook has and this. I need to cook.
this in. I want to broil. I need to cook this. I want to broil pork belly for dinner and cook, and I need to cook this. Oh, dapat alam niyo yung may vocabulary. Build up kayo. Is it over a glowing fire? Is it over a dry heap? Under a glowing fire? Under ba? Before? Over a dry heap? Over a glowing fire? Ah, no. I don't know. Wait. Ano muna sagot ninyo dito? Cooking, broiling. What do you mean by broiling? Broiling means cooking over a glowing fire. Very good. Ayan o. This is the glowing fire. Ito yung itlog ata. Ito ng ano? Itlog ng kambing ba yan? Okay. Itlog na lang yan ng kambing. Ayan. Niluto mo yung itlog ng kambing. Ayan. Over a glowing fire, you broil that. Eto ano to? This is grilling. Okay, grilling. Pero kung over a long period of time, tapos sinakluban mo, you cover that, and you cook the meat over a long period of time, tapos meron siyang smoky flavor, over a live charcoal, we call that barbecuing. Okay, kung over a long period of time, tapos nilagyan mo ng cover, that is barbecuing. Pero kapag ganyan lang, that's grilling. Sometimes, no, grilling and barbecuing is used interchangeably and synonymously. Mary is ready with her ingredients for putong puti. She also get ready the double broiler for what? For steaming. Very good. Ang bilis ni Alisa. Very good. Lechon is always present on the table in most fiesta celebration. This is cooked by roasting. Pero guys, kung lulutuin mo ang example, nilagay mo yung manok. Nilagay mo yung manok sa loob ng oven. Anong tawag dyan? Baking ba yan or roasting? Nilagay mo yung manok sa loob ng oven. Ano tawag dyan? Nilagay mo ang manok sa oven. Anong tawag? Is it baking or roasting? Roasting. Very good. Roasting pa rin yan. Kahit oven ang ginamit mo, pero meat ang niluto mo, it's not baking. You do not bake meat. Okay, only the flour, yung cookie, yung bread, yung binibake. Okay, pero yung kapag karne na, hindi yan binibake ang karne. Niro-roast ang karne sa loob ng oven. Tandaan nyo yan. Baking para sa bread. Pero when it comes sa karne na, example yung manok, nilagay mo sa oven, niluto mo. You cannot call that baking. We call that roasting pa rin yan. Okay, roasted chicken pa rin yan ang tawag dyan. Lechon is always present on the table in most fiesta celebrations. Roasting. Braising. Braising is a combination of what? Of wet and dry. Bali hybrid ang braising. You cannot consider braising as wet, pure na wet heat. Kasi combination siya ng wet heat and dry heat. Paano mo yun nasabi, Sir Dex? Kasi ang braising, una-una gawin mo is stew. Combination ang braising ng boiling or stewing. Stewing. Pag sinabi natin kasing stewing, you boil, you heat, niluluto mo siya sa below boiling point na temperature and over a long period of time. You call that stewing. And then, after you stew, anong gagawin mo? You bake or you roast. Okay? Kaya nga ang braising is combination ng stewing and baking. Stewing and roasting. Again,
Braising is combination of stewing and roasting or baking. Okay, kaya nga, ang braising, hindi natin makonsider na pure wet heat method kasi hybrid siya ng wet heat at dry heat. Braising ang tawag doon. Lumalabas yan sa board exam. Which of the following cannot be considered wet heat method? Ang sagot doon, braising. Why? Because braising is a combination of wet and dry heat method. Lumabas yan noong September 2021. Braising. Okay? Ano yung mga pagkain na alam ninyo na braised? May ano ba kayong pagkain na braised? Moist heat pa yun, sir. Braising is una-una ito. Bigyan niyo muna ako ng luto na done in braising. Anong mga pagkain sa Pilipinas na niluluto during braising? Adobo. Why? Because adobo is a what? Braised pork. Okay, adobo is braised pork. Bakit? Paano mo ba niluluto yung adobo? Ilalaga mo muna yan over low fire for a long period of time para lumabas yung katas niya, lumambot siya. And then kapag, di ba, stew ang tawag dyan. Kasi kung wala na siyang ano, kung wala na siyang tawag dyan. Ang adobo kasi, the more na mahaba yung pagkakaluto mo, the more na masarap siya. Ang pinakamasarap na adobo is adobong ilonggo. Kasi nilagyan ng achuete. I've been into Cebu, I've been into Manila, but I'm still infused with the ilonggo version of adobo. Anyway, iluluto, ilalaga mo muna siya over a long period of time, you know, below boiling point na heat, no? Or boiling point, pero mababa lang, no? Na heat. Kapag ano na siya, nawala na yung kanyang, ano? Ang kanyang stew. Isustew mo muna siya. Kapag mawala na yung sabaw niya at lalabas na yung kanyang oil, that's the time na igisa mo na yung sibuyas, yung onions, lagay mo na yung kung meron kang sugar, kung gusto mo maglagay ng sugar, lagay mo anong gusto mo. Diba? Pagkatapos, dahan-dahan mo rin siyang lulutuin sa sarili niyang hanggang lumabas yung kanyang sariling mantika. Yun yung masarap na adobo, yung crispy yung outside. And then, you close. Kung gusto mo yung wet adobo, pwede din lagyan mo ng patis or toyo or calamansi juice. And then a small amount of broth and then pakuluan mo ulit. Pero yung gusto ko na version ng adobo is yung dry na adobo. Okay? So, braising is a combination of stewing and roasting or stewing and wet dry heat, okay? Kaya you cannot consider braising as pure wet heat. Nagkakaintindihan ba tayo, ma'am? Ma'am Clarina Jane, nagkakaintindihan ba tayo? Braising is not pure wet heat. Although pure, you started wet heat, but you ended up dry heat. Kaya ang braising cannot be considered pure wet heat method. Nagkakaintindihan ba tayo? This is an actual board exam concept. Dapat alam mo yan. Hindi ka na dapat naguguluhan dyan. Okay? Baka lumabas yan sa let. Ulit. Number 20, Marlon is getting ready to... Ano ba to? Sorry ah. Marlon is getting ready to cook battered chicken. He needs to cook the pieces of chicken in hot deep oil. Ano? Hindi ko alam kung ano yan. The process is called what? Basta nilob-lob mo sa maraming mantika. Ang chicken, binuttered mo, lagyan mo ng coating, tapos nilublob mo sa mantika, ang kumukulong mantika. Frying or deep frying? The correct answer. Ang sauteing, small amount of oil or small amount of fat. Ang fricassee, ito yung iprito mo muna yung manok, tapos ilaga mo with butter or cream, milk. Okay? Fry mo muna. Fricassee chicken. Alam yung fricassee chicken? Yung ifa-fry mo muna yung manok, pagkatapos lulutuin, kung natapos mo nang i-fry, that's the time na iluluto mo siya sa cream at cheese. We call that fricassee chicken. No? So, yan na yung technique ng fricasseeing. Fricasseeing naman is a combination of frying and stewing. Okay? Frying and stewing. Kasi nga, ang milk,
yung cream na yan at saka yung quick melt cheese na ilalagay mo ay you cook under low fire. Kaya we can consider that stewing. So fricasseeing is a combination of F-frying and stewing. Kaya tinawag na fricassee kasi nga frying and stewing. Okay. Combination ng frying and stewing yung fricasseeing. Okay? Fricassee. Okay. Ang stew naman, you cook in the low fire for a long period of time. Okay, itong picture na to is an example of stewing. Stew, beef stew ito. Sa America, we call this beef stew. Pero sa Filipino, ano tawag dyan? Sa Filipino, adaptation yan ng isang Spanish cuisine. Okay? Okay? We call this one. Itong luto na to, ano to? Minanayan natin doon sa mga Spanish people. Ano tawag dyan? Sa luto na yan. This is an example of a beef stew. Ano tawag dyan? This is, wala ba ditong foods major? Bilisan nyo. Hanggang 8 lang tayo. Number 20 pa lang tayo. 1 to 100 items ito. Hindi, ang tagal nyo mag-respond. Kaya na, palagi tayong nade-delay. Kasi parang hindi kayo talaga nakikinig. At hindi talaga kayo nagpa-participate. Supposedly, kayo na magot nito. Hindi ako. Mafe-feel nyo ang nafe-feel ko kung teacher na din kayo at maging lecturer kayo sa isang review center. But I hope na hindi kayo kagaya ko na maikli ang pasensya. It's not a fritada, mi amiga. Sa GC, ang kukulit ng iba. Pero during my live, hindi ko na sila nakikita. Kapag kalokohan, ang gagaling ninyo talaga, no? Sumasali kayo. Pero kapag things that matter, you're not, hindi na kayo nakikita. Saan ba kayo? This is not menudo. Ang menudo, di ba? Cubes, cubes, cubes. Hindi naman ito cubes, cubes, cubes. Hindi naman yan medyado or mechado or mechado. Medyado, mechado. Hindi naman mechado. Mechado, yan yung karne ng baka, beef meat, tapos bubutasan mo at lalagyan mo ng taba ng baboy sa loob ng karne ng beef. We call that mechado or medyado. Kasi nga sa media, in the middle, lalagyan mo ng fat, pork fat. We call that medyado or mechado. Ito ay caldereta, mi amigos, mi amigas, calderetas. Filipino stew, Filipino beef stew, caldereta. Kung mag-meet tayo, invite nyo ako pumunta ng bahay ninyo. Lutuan ko kayo ng caldereta. Magaling ako magluto ng caldereta, beef caldereta. Magaling ako magluto niyan. Niro-roast ko muna ng konti, bahagya, yung karne, yung back ribs, no. Naglalagay din ako ng pork sirloin. Afritada chicken. Meron din naman afritada na beef or may afritada naman na baboy na pork. Afritada naman pwede naman beef, chicken or pork, apple. Menudo is pork. Yeah. Menudo is pork. Afritada, pwede din naman na baboy na afritada, di ba? No, manok chicken usually ang afritada. Ito, this is a fricassee. Pinrito muna yung manok, tapos sinustew sa cream. We call that chicken fricassee. Fricassee chicken. Ang fricassee naman combination of frying and stewing. To soften beef bones for soup preparation, Perla needs to cook this for a longer period of time. The process is what we call boiling. Or, no, it's not boiling.
To soften beef bones for soup preparation, Perla needs to cook this for a longer period of time. You cook that in a longer period of time. Bone man yan, karne man yan, basta may nakita kayo for a longer period of time that is not boiling, that is stewing, a long period of time. Kitchenware made of aluminum is best to use in cooking because it's favorable characteristics except one. Saan yung hindi? Aluminum is lightweight, correct. It gives even heat during cooking process, correct. This is less expensive, correct. It is made of metal and easy to dent, correct. Pero, ang tanong dito, favorable. Saan ba dito ang favorable? Is A favorable? Yes. Is B favorable? Yes. Is C favorable? Yes. Is D favorable? Favorable ba ang D? Kasi daw, soft metal siya, madaling masira. Oh. Favorable ba yan? No. The correct answer is letter D. Very good. Which type of cookware conducts heat slowly and evenly and is good for baking dishes and at the same time serves a serving dish on the table? Saan ba daw dito ang pwede mong gawing serving dish on the table? Slowly conducts heat and evenly and is good for baking. Baking. Magbe-bake ka, diba? Ang ganda pag binake mo yung example, yung brownies mo, binake mo sa heatproof glass. Pyrex yung brand. Pyrex is a brand. Okay? Fireproof glass is heatproof glass also. And brand lang po yung Pyrex. Okay? Teflon, ito yung coating ng mga non-stick na mga pan. Teflon. Okay? Non-stick na coating ng mga utensils. Jessa cooks spaghetti. Al dente, yung firm but tender and firm. No. The last thing she did was shred cheese evenly on the top of the spaghetti serving dish. It is the grater. Colander, yan yung dinidrain mo yung vegetable sa colander. Funnel, alam, imbudo. Flipper, yung nagprito ka, i-flip mo. Flipper. Grater, which is used to transfer a little food from the serving dish to the guest plate without mesh. Serving spoon. Ang two-tined fork, ginagamit yan, no? Panghiw, kung gusto mo. Ano, two-tined fork? Ang two-tined fork. Fork na dalawa yung, ano, yung tusok. Ginagamit yan na kung gusto mong hiwain yung mga meat, no? You use the two-tined fork. To hold cooked or broiled meat while slicing, what do you need? Two-tined fork. Which is a chamber or compartment used for baking, cooking, heating, or drying? Baking, cooking, heating, or drying. The answer here is the oven, toaster. Letter B is the correct answer. Oven is the correct answer. Skillet? Skillet yan yung ano? Yung... Ayan, skillet. Parang ano din yan, no? Parang pan. Oh, that's skillet. It is easy to scrape carrots and cucumber with the use of vegetable peeler. Which kitchen tool is used to level off when measuring dry ingredients? Leveling off, long knife or spatula? Which is the most common method to sanitize kitchen surface? Sanitize. You use detergent? You use hot air? You use steam? Blanch with hot water. The following are some of the basic rules of safety in the kitchen, except one. Safety, except one. Cook without dangling jewelry, correct? Wipe out spills immediately, correct? Yan. Store knives in a drawer, correct yan. Cook with loose clothing, ah, nako, pwede masunog yan.
kumakain ng machine yung damit mo, mamatay ka. Letter B is the correct answer. Yung bawal, except one. Kind of sugar should you use in icing cakes, toppings, cream fillings, and dusting cakes? This is the powder sugar or confectioner sugar. Ang confectioner sugar, meron, anong pinagkaiba ng powder sugar at confectioner sugar? Ang powder sugar, dinikdik lang yan na sugar. Pero yung confectioner sugar, meron yung cornstarch. Okay? Meron yung cornstarch. Pero sometimes, some people use interchangeably yung confectioner sugar sa powder sugar. You need to know about that. Pero kapag highly technical, international cuisine, may pinagkaiba talaga ang confectioner sugar sa powder sugar. Yan nga po, ang powder sugar, dinikdik lang na granular sugar. Yung white sugar mo, dinikdik mo na napakapino, powder sugar yan. Wala yung cornstarch. Pero ang confectioner sugar, fine, very fine sugar, tapos meron siyang cornstarch. Powder sugar yan na may cornstarch. Pero yung sometimes, no, dito sa DepEd, yung pagkakaalam nila, at sa TESDA, yung pagkakaalam nila, confectioner sugar and powder sugar ay pareho lang. Okay, yun lang dapat ninyong tandaan. Water and universal... Nilalagay ito, yung chocolate crinkles. Yung chocolate crinkles, nilalagyan niya ng confectioner sugar. Okay? Yun. Ano yun? Confectioner sugar yan. Yung matamis na powder. Sugar lang yan. Confectioner sugar. Eh, kung maitim ka, tapos nagpulbo ka ng sandamakmak, ang tanong ko sa'yo, chocolate crinkle ka ba? Water, a universal solvent, has the following attributes except one. Adds flavor to the baked product. Salt yan. Letter C is the correct answer. Salt ito. It serves as disappear. Correct naman ito eh. Correct ito. Adds flavor to the baked product. May flavor ba ang tubig? Walang flavor ang tubig. Nena is going to bake biscuits for snacks. So what kind of flour should Nena use? Magluluto siya ng biscuit. Biscuit. Anong flour ang gagamitin niya? Bread flour ba? All-purpose flour ba? Whole wheat ba? Although pwede siyang gumamit ng whole wheat. At pwede siyang gumamit ng all-purpose flour. Pwede ba? Yes, pwede. Walang problema. Gagamit ka ng whole wheat, mas masustansya. Gagamit ka ng all-purpose, mas okay. Softer nga lang yung cookie mo. Mas maganda, pastry flour. Okay? Mayroon ba't ibang mga gluten? Ang gluten, yan yung protein na nakukuha sa flour. At bawal ang gluten sa mga tao na mayroong celiac disease. Kaya nga, pwede silang mamatay. Or manghina, or magkasakit. Diba? Yung mga tao na may autoimmune disease na tinatawag na celiac disease, ay bawal kumain na mga tinapay na mayroong gluten. Kaya nga, may mga label na gluten-free. Pero nakakasama ba sa katawan ang gluten? Actually, hindi naman. Protina nga yan eh. Pero kapag allergic ka, ayun, delikado. Gluten is not advisable for those people na mayroong sakit na ano na mag na kumain sila ng mga tinapay, no. Yung teacher ko hindi yan kumakain ng tinapay kasi ang tinapay may gluten, may celiac disease siya. So bawal 'yon. And then ano ba yung gluten? Gluten is a protein that is found in the flour. Incomplete protein ang gluten. At ano? Yan ang nagbibigay ng structure sa tinapay. Kung mataas ang gluten ng tinapay, ibig sabihin mas matigas ang tinapay na napuproduce mo. Ang pinakamataas na gluten saan makikita? Sa whole wheat flour. Sa whole wheat flour, napakataas ng gluten yan. I think 14 to 16% ang kanyang gluten. Ang pasty flour, medyo mababa lang yan, I think. I'm not really sure. Mga middle lang yan. Ang pinakamababa yung cake flour. Okay? Ang may pinakamababang gluten ay makikita saan? Sa cake flour. Ano lang, mga 6 to 8% or 6 to 9%.
Ang cake flour ang may pinakamababa, 6 to 9% lang ang kanyang gluten. Ang all-purpose, flour naman 8 to 12 ang kanyang gluten. 8 to 12% ang kanyang gluten. Kaya hindi siya masyadong matigas ang all-purpose flour. Ang bread flour 11 to 13. Kaya nga ibang flour ang ginagamit. Alam to ni Sir Lois Lolling, Lois Lambert. Alam mo 'yan kasi nagluluto 'yan. Kung magluto ka ng tinapay, bibili ka ng bread flour kasi ang gluten niyan 11 to 13% lang. Medyo matigas na gagawa mo na bread. Pero kung gusto mo soft na soft talaga yung tinapay na gagawin mo, gagamitan mo 'yan ng cake flour kasi ang cake flour 6 to 9% lang ang kanyang gluten ng cake flour. Okay? Ang all-purpose flour 8 to 12%, ang bread flour 11 to 13% ang ng gluten. Ang pastry flour naman, halos magkapareho lang sila ni all-purpose flour ng gluten. Ang pinakamataas na gluten, again, ang whole wheat flour 14 to 16%. Matigas talaga ang tinapay na nagagawa niyan. Eh, nakatikim na kayo ng bagel? Yung bagel. Alam niyo yung bagel na tinapay? High gluten flour, 10 to 14%. Oh. 10 to 14%, ano yan? High gluten flour. So, ginagamit yan sa bagel. Yung alam yung bagel, nakatikim na kanya niyan. Bagel. Matigas. Okay? Pwede mo siyang pwede mong batuhin ng tinapay yung jowa mo, mamamatay sa sobrang tigas ng bagel. Ayun. Kung gusto mong gumante. Kung meron kayong kapitbahay na chismosa, Marites, bilhan mo ng bagel, pakainin mo ng bagel. Sigurado ako masisira yung kanyang pustiso. Ayun, nakaganti ka na. Bawal gumante. Bawal pala gumante. Nena is going to bake biscuits for snacks. What kind of flour should Nina use? Pastry flour. Which is the best flour to use in baking cakes and cookies? Cakes and cookies. Cakes and cookies, cake flour. Meron kasi mga cookies na soft. Merong soft cookies, 'di ba? Na ang ginagamit mo ay cookie flour. Masarap naman talaga yung cookie na gamit mo ay cake flour. Medyo very smooth talaga siya. Which ingredient in baking stabilizes meringue and whipped cream? Alam to ni cake flour nga. Cake flour. Number 36, cake flour nga, no? Kasi nga, okay, baking cakes. Which ingredient in baking stabilizes meringue and whipped cream? Ano yung magsa-stabilize ng meringue at saka whipped cream? Very good, sugar. Sugar ang nag-sa-stabilize ng meringue. Ang nagsa-stabilize ng egg, sugar. Ano ang main ingredient ng meringue? Egg. Anong magsa-stabilize sa egg? Sugar. Anong magsa-stabilize sa meringue? Sugar. Ano bang meringue? White egg at sugar. Diba? Coloring. Icing na niluto mo. Meringue. Okay? So, sugar. Ang whipped cream, ano pa yan liquidy pa rin. Runny yan liquidy Ilalagay mo yan sa ref. Ichichill mo yan sa ref. And then, lalagyan mo ng sugar. I-whip mo. Ano mangyayari sa whipping cream? Lalaki. Magvo-volume up. Masa-stabilize. Hindi siya, titiga siya ng konti.
Ayan ang ibig sabihin ng stabilize. Parang mag, ano, mag, mag-firm siya ng konti. Naka, ang egg naman hindi siya nakakalito eh. What stabilizes meringue? Egg does not stabilize meringue. Why? Because egg is the ingredient of meringue na runny. Runny, ibig sabihin watery. Nakagawa ba kayo ng meringue? Ang meringue, i-whip mo lang yung egg white. Hawakan mo ang egg white. Airy pa yan, mahangin pa yan. Pero once nilagyan mo na ng sugar, asukal, yung egg white mo, titigas na yung meringue. Ah, may mag-firm, magsa-stabilize yung meringue kasi nilagyan mo ng sugar. So, guys, ha, walang nakakalito dyan. The answer is sugar. Ah, bale, eh, ano, invite nyo din ako sa bahay ninyo. Gagawa tayo ng meringue. Pagluluto ko kayo ng meringue. Gustong-gusto ko yung meringue, yung... yung malapit ng masunog. Kasi ang flavor ay caramelly. Which baking utensil should you use in baking thin cake? Jelly roll pan. Roll pan. Kasi ano ba ang thin cake? Roll cake. Roll cake. Ano, yung niro-roll mo. Alam yan ni Sir Loli. Wala si Sir Loli ngayon eh. Anong ginawa mo sa braso ni Mercedes? Ibalik mo ang braso ni Mercedes. Ayan. Akala, dati hindi ako kumakain ng braso ni Mercedes nung bata pa ako. Kasi akala ko, braso yun ni Mercedes. Jelly roll pan. Which oven contains fans that circulate air around and distribute heat rapidly? Convection oven. Which type of oven when baking breads is placed directly on the floor of the oven, not in the baking pans? Ilalagay mo doon mismo yung tinapay sa oven, hindi sa pan. It is the deck oven. A recipe calls for salt as one of the ingredients. Which measuring tool will you use? Salt. Measuring glass? Measuring cup? Measuring spoon? O ano? Measuring glass X. Measuring... Sumasakit ang ulo ko sa tanong na to eh. Small quantities. The correct answer in number 40 is measuring spoon. Ang tablespoon naman, eh, malaki yan eh. Eh, what if maliit lang yung ano? What if maliit lang yung asin na ilalagay mo? Kasi usually ang asin, di ba? Konti lang nilalagay natin. Eh, kung tablespoon, yung imemeasure mo, eh, malaki yun. Marami yun. Measuring spoon. Kasi when you want to measure small quantities ng mga ingredients, you use the measuring spoon. Measuring spoon. Measuring spoon. Measuring spoon. Okay? Measuring spoon. Hindi teaspoon. Measuring spoons. Kasi ang measuring spoon, series of small, ano yan eh, small teaspoons. Ano, measuring spoon. Marami yan sila. Mula sa maliit hanggang sa malaki. Measuring spoon yan. Ayan o, marami yan sila. Oo. Mula sa maliit, medyo maliit. Oo, ganyan. Measuring spoon. Hindi teaspoon. Hindi teaspoon. No, no, no. No, no, no. Not teaspoon. Why? Kasi may mas maliit pa sa teaspoon. May mas maliit pa sa teaspoon. Minsan kasi yung asin na ilalagay mo, mas maliit pa sa teaspoon. Kaya gagamitan mo talaga siya ng measuring spoon na mas maliit pa kaysa sa... Kasi usually, di ba, ang pwedeng ang gamitin dito is ano, iodized salt.
So kung iodized salt, you really need to measure that. Eh, ako hindi naman ako nagme-measure, pero OA lang talaga yung module. Measuring spoon, a pinch. Mm. Sobrang liit lang. Hindi pwede teaspoon, malaki pa rin, marami pa rin 'yan. Which of ilan ngang teaspoon na meron sa tablespoon? Tatlo. Okay? Ilang teaspoon meron sa isang cup? 16. Ilang cup meron sa isang gallon? 16 din. Ilang ounces sa isang cup? 8. Mm. Ilang pint sa isang cup? Ano no? No. Ilang cup sa isang pint pala? I-add ko si Ma'am Rosemary. Okay. I-add ko si Ma'am Rosemary. A recipe calls for salt as one of the... ano ba yung tinatanong ko? Ilang cup sa isang pint? 2. Ilang pint sa isang quart? 2 rin. Ilang pint sa isang gallon? 8. Ilang quart sa isang gallon? 4. Ilang cup sa isang quart? 4. Dapat alam niyo 'yan. Dapat alam niyo yan, ha? Kasi ako alam ko yan. Kahit hindi naman ako ano, dapat alam niyo lang yan. Yung kanyang mga conversions natin, ha? Alam niyo pint, quart, o dapat alam niyo kung ilan yan. Pint, pinto, 2. Ibig sabihin 2 cup sa isang pint. Ibig sabihin 2 pint sa isang quart. Ang quart naman quarter, 1/4. Ibig sabihin, merong 4 na quart sa isang gallon. Kung meron 16 cups sa isang gallon, therefore we can say there are 4 cups in one quart. Parang ganun lang yan. Therefore, we can also say there are 32 tablespoons in one pint. There are 64 tablespoon in one quart. Oh. Parang ganun lang yan. No? Huwag nyong, pa-enjoy nyo lang. Ako kasi, parang meron lang mga ano, sinusulat ko yun sa pader. Araw-araw kong nakikita. Kaya hindi ko makakalimutan. Dati. Which of the following is the appropriate tool for measuring small bits of ingredients? Small bit of ingredient measuring spoon. Okay. Nena is going to bake biscuits for snacks. What kind of flour should Nena use? Biscuits. Biscuit. Biscuit, pastry flour. Which is the best flour to use in baking cakes in... Naulit lang ha. Hindi ko na check, naulit pala. Kind of sugar should you use in icing toppings, cream fillings, and dusting? Confectioner sugar, water, universal, adds flavor, except... Nakalimutan ko ha, naulit lang pala. 5 lang naman yan. Olga is working in Santa Ana's bake shop. As required by the management, she practices appropriate personal hygiene every day. Which one should not be followed by Olga? Ang hindi dapat gawin ni Olga. Short nails ba? Yes. Leave long hair hanging to appear attractive while at work? Yes.
Wear deodorant every day. Bow. Laba, buhok ya. Ano ka paikrat ka sa boss mo? Leave long hair hanging to appear attractive while at work. Mm. Grabe si Olga ha. Letter C is the correct answer. Number 48, a kitchen worker can keep the working area and laboratory by doing the following except one. Except one, hindi mo pwedeng gawin. Provide waste container with cover in convenient place. Okay. Sweep floor after each laboratory work. Okay. Keep all cabinets closed to prevent accident. Okay. Always comb hair at the... Always comb? Eh, yung kuto mo, pupunta at dandruff mo, mapupunta sa pagkain. Ronan is one of the workers in the bakery shop. As a good worker, he does his duties and responsibilities in accordance to his job description. Which of the following should Ronan not do? Hindi niya dapat gawin? Wash range with soft cloth. Correct. Soak top grids in water detergent. Correct. Remove food particles top of range using sharp knife. No. No sharp knife. Hindi mo pwedeng gawin yan. Grease must not be made to collect on range. Tama. Kasi mabaho kasi yung pag mabulok yung ano yung grasa. Okay. Sa gas range. Okay. Ito tama. Letter C is the correct answer. Which is not a good practice in working area. Not. Ang hindi. Keep personal belongings in the working area. Ito yung tamang sagot. Bakit? You need to keep your personal belongings away in the work area. Hindi mo pwedeng dalhin doon yung personal belongings mo. The bake shop industries need to take care of its staff and workers. The following are some good practices given to workers except one. Good practices except one. Provide first aid. Okay. No day off. Ayan, di pwede yan. Give regular check-up. Give milk breaks. Okay yan. Meal breaks. Letter C. Mahilig sa letter power of C, no? When lifting heavy objects in the kitchen, correct practices should be in mind to avoid accidents. There are recommended practices in lifting heavy objects. Which one is not a good practice? Drag heavy objects to make it easier. Keep back straight and lifting heavy objects, correct? Lift objects that you are comfortable with, okay? Follow correct positions in lifting heavy objects, correct? Hindi mo pwedeng i-drag. Magkaka-osteoporosis ka niyan. To prevent fire accidents, the following are good practices in the kitchen except one. In frying, fats are not left hot for too long kasi pwedeng mag-ignite ang fat. Okay yan. Clean the hoods as often as needed. Okay yan. Fire extinguishers are located in strategic places. Correct yan. After cooking, close the gas tank regulator before the gas range knob. You need to close the gas range knob first before the tank regulator. Letter A is the correct answer. What government agency is mandated by the Philippine Clean Air Act? Regulations and implementation. Clean Air. Department of Environment and Natural Resources. Burns and steam scalds are painful and take time to heal. Of the following, what should you avoid to prevent burns? Touch direct flame. Touch, Diyos kumiyo. Masunog kagina niya. Touch the direct flame. Oh, ito yung correct answer. 55, not ang avoid mo. I-avoid mo. I-avoid mo. I-touch yung direct flame. Sino sumagot ng letter B? Use pot holder in holding hot objects. Ang avoid mo nga, should avoid. Avoid mo. You need to read the question. Ha, mga mi amigos, mi amigas. Pobres mujeres, maluoy ka. Merci me. Cuts are hazards to chefs and cooks. If Julius a cook,
Julius a cook is careful. If Julius a cook is careful, which will he not do kung hindi niya gagawin? Use the correct knife, correct? Use blunt knife. Oh. Work on clean and clear cut. Okay. Cutting board. Always concentrate on the job, correct? Concentrate sa trabaho, hindi sa jowa, ha? Use blunt knife is the correct answer. Pag sinabi natin blunt, yung hindi sharp, yung mapurol. Diba? Kung mapurol, ay, delikado din yan. This is a cross-disciplinary area concerned with protecting the safety, health, and welfare of people engaged in work or in employment. This is the occupational health and safety. Occupational safety and health. Letter A. Take out necessary items and dispose. Take out, tatanggalin mo ang hindi na kailangan. Sari, very good. 5S yan ha. Arrange necessary items in good order for use. Order for use. Gagamitin mo, i-arrange mo in good order para madali mong ma-access kung gagamitin mo na. Para madali mong magamit for use. Is Satan because it is organization. Pag nakita nyo order, Satan. Nanood ba kayo ng aking YouTube? Manood kayo sa aking YouTube kasi na-discuss ko ang 5S Japanese sa YouTube. Satan is the correct answer. Manood kayo sa YouTube ko ha. Merong na-discuss ko kahapon doon sa YouTube. Manood kayo. Lahat-lahat about 5S nandun na. Do things spontaneously without being told or ordered. Ginagawa mo na kahit hindi kayo nautusan. Meron kang self-discipline. Meron kang sustain. It is Riton Suzuki ang pinakamataas ke Shitsuke. This type of hazards are solid, liquid, vapor, or gaseous substances, dust, fume, or mist. Dust, fume, substances, chemical. Biological hazard, yung mga germs and bacteria. Ergonomic, yung napakataas ng cabinet, sobrang baba ng lababo, sumakit yung gilid mo, napakataas ng upuan, masakit sa baywang, masakit sa balakang. Oh, that's ergonomics. Pero ang tanong dito is refers to the chemical hazards. Kasi sinabi rin ng hazard, ito yung mga bagay na magkukos ng potential risk. Okay, hazard are the things that causes potential risks. Okay, or harm. Kasi sinabi nating risk, ito yung the probability of the hazard to cause harm. Okay, it is the possibility of the hazard to cause harm. Okay? Risky. Oh. Yan ang pinagkaiba ng hazard at saka risk. Refers to inadequate and insufficient machine guards, unsafe workplace conditions, unsafe working practices. Unsafe lahat. Inadequate and insufficient machine guards. Kulang ka sa gwardiya. Kulang sa ergon, kulang sa gwardiya. Kung kulang sa gwardiya, ano yan? Safety hazard. We're referring to hazard, ah. Again, guys, ah. We're referring to hazards. Anong hazard daw yan? Safety hazard. Okay? Safety hazard. Delikado kung walang gwardiya yung machine. Kasi, di ba, pwede nang, baka kainin ng machine yung tao. This is caused by organisms such as viruses, bacteria, fungi, and parasites. Biological. All buildings hereafter erected for human habitation should be provided with plumbing facilities installed in reformity with the National Plumbing Code or Plumbing Law of the Philippines, which is known as Republic Act 1378. This is our National Plumbing Code of the Philippines or the Plumbing Law. It is a type of house system installation that includes proper installation of venting system of sewer gases, pati included yung sewer gases, ha, to facilitate the flow and draining of the water waste. Merong waste. Merong sewer. This is our DWS system. So ano yan? Is it waste disposal system?
Is it solid waste disposal system? Is it water disposal system? Or is it our drainage system? The answer here is our drainage system, or our DWS, drain, waste, DWV, drain, waste, vent. Okay? Yan po ang ating drainage system, or commonly known as DWV, drain, waste, pipe system. It is necessary to install this valve so that the incoming water lifts the valve from the beneath. Ang tubig mula sa ilalim. Ang tubig mula sa ilalim. Tapos meron siyang ano dito, i-counterclockwise mo yan o open yan. Tapos lalabas dito ang tubig. Anong tawag dyan? Loose lap. Anong tawag ninyo number? Loose lap pala to. Loose tap. Anong sagot ninyo number one? Number one, ano sagot niyo? Problema sa atin. What is the answer? Ano tawag dito? Valve so that the incoming water lifts the valve from the beneath. Okay, nice try. Ma'am Clarina, nice try. Kung wala talaga kayong alam, at least sumagot kayo. Alam niyo naman ang umiinit ang ulo kapag walang sumasagot. Nakasmile pa ako niyan. Sumagot kayo kahit wala kayong alam para hindi naman ako magalit. Alangan naman ako ang sasagot dito. Kasi ako nga teacher dito, kayo nga ang student. Nakukuha ng licensure exam, ako na lang palagi sasagot. Kayo dapat, kasi kayo kukuha ng board exam. Hindi ako. Nakasmile pa ako niyan, hindi pa ako galit niyan. O, tingnan niyo. Oh. What more kung nakadilat yung mata, di ba? The answer here is the loose tap valve. Okay? Loose valve. Of loose valve na lang. Loose valve. Loose valve is the correct answer. Ngayon nyo lang alam yan, oh. At least alam nyo na. Compression fittings are normally made of brass in various sizes. This material is used in joining what? Is it iron, cast iron pipes, stainless pipes, polyethylene, or flanges? Joining what? Saan ginagamit ang mga ano? Ang mga compression fittings na made up of brass. Na normally made up of brass in various sizes. Copper. Copper and what? Copper and what? Copper end. Believe it or not, plastic pipes. Believe it or not, plastic pipes. Polyethylene. Saan yan? Australian plumbing standards. Talaga ay, compression fittings are normally made of brass in various sizes. This material is used in joining copper tubes and plastic pipes. Therefore, the answer here is polyethylene. Polyethylene is a PE pipe, plastic yan. Seams should always be mechanically fastened for strength, whether soft soldered or sealed with a blank seam. Yung pinagdugtungan ng dalawang pipe, we call that the seam. Anong ilalagay mo? Ifa-fasten mo. You fasten that with, of course, with a compound sealant. Ayan o. Compound sealant. Tapos idudugtong, ganyan na ganyan. Ganyan na ganyan talaga yung tubo na tubo. Magandang gabi. Thank you pala, Sir Chana, ha? For allowing me to ano ha, to use your Zoom.
Galit pa ako niyan. Ayan, this is the O-ring. O-ring kung sa Ilonggo. Pabala yung O-ring. Yung kulay black. That is the O-ring. This is the hood. This is the O-ring. Rubber stopper. Water is restricted to the body restriction section by the rubber O-ring. Natatawa ako sa rubber O-ring fitted on the bottom of the spindle. This O-ring forms as an effective seal between the spindle and the bonnet of the valve. This is the spindle. This is the bonnet. Pala. Ito. Hindi yung guide. Okay. Of the valve to prevent water passing out of the tap via the bonnet. Okay? Water passing out of the tap via the bonnet. Para hindi lumabas yung tubig sa tap. Na out of the tap via the bonnet. Pass out. Drawing pencils is made of much better grade of graphite, commonly called actual board exam question. The answer is lead. Okay? Lead. Graphite is the only non-metallic conductor of electricity. Non-metal siya, hindi siya metalloid, hindi siya semi-metal, carbon siya, and it can conduct electricity. Yung lapis mo, kapag nilagay mo yan sa loob ng, kapag isaksak mo yan, makukuryente ka kasi conductor yan ng electricity. Graphite is the only non-metal na makukonsider na conductor of electricity. Baka lumabas. The hardest of the drawing pencil is the 9H. The blank is the softest of all the drawing pencils, 6B. Pag sinabi nating B, malambot. Okay? Malambot. Kapag malambot siya, ibig sabihin, napakaitim ng kanyang pencilmanship. Pencilmanship. Mega nun. Oh, yung pencilmanship ng 6B, ng mga B na lapis, ibig sabihin, napaka-itim niyan. Ang mga H na lapis, hindi yan masyadong maitim. Bakit? Hard. Hard kasi sila. So, kapag sinulat mo na, kahit anong diin mo, hindi masyadong hindi masyadong naglalain. How do I say that? Kung sa Ilonggo, pabala kung Ilongguhon ko, no, ang 6B, kapag B ang lapis mo, mahumok ang lapis mo, buot silingon, siri-siri, rang katama, ang agi na. Kaya nga, a soft example, ang lipstick. Ang lipstick, kapag ginawa mo yung lapis, talagang very bold. Bakit? Yung lipstick mo soft, ganun din yung mangyayari sa soft na pencil. Kapag soft ang pencil, ibig sabihin, konting ano mo lang, napaka-itim na talaga. Kaya ang mga B na lapis, ginagamit yan sa ng mga artist sa sketching. At ang pinaka-ginagamit ng mga artist ay ang 6B. 6B. Kasi nga, konting diin lang, maganda yung pagkakaano, yung diin. Very bold yung lapis. 6B, very soft, pero very bold din. Okay. Malambot, pero bold. May kilala ba kayong malambot, pero bold star. 6B, ano yan? Softest, pero very strong ang color niya. Ang 9H, very hard. Therefore, ang color niya, hindi gaano strong. Yung kanyang nasusulat, hindi gaano strong. Kasi nga, hard. Try nyo nga isulat yung hard. Try nyo nga gumamit ng lipstick na very hard. Try natin kung pupula ang bibig mo. Hindi. Try mo kaya yung eyebrow pencil na napaka-hard. Kahit anong diin mo dyan, mamumula na yung kilay mo. Hindi pa rin siya. Especially yung mga made in China na napaka-hard na eyebrow pencil. No, kahit ano mo diin na diin mo dyan, hindi sila wala gaagi. Hindi nagmamark. Most work in engineering drawing is done with what? With 4H, 2H, and
H pencils. Okay, tandaan nyo yan ha. For H to H and H pencils. To do good drawing, it is necessary to work with blank pencil point. Sharp or pointed, ano, pointed conical pencil point. Pointed siya dapat, sharp. The best kind of pencil point for the beginner is the conical shape. Conical shape. The graphite should be exposed about 3/8 inches. Okay, if this is your lapis, ito yung kanyang ano, di ba may ganyan yung lapis, tapos ito yung kanyang graphite. Okay? Ang graphite daw should be 3/8 inches kahaba. And then, the wood, ito yung wood. The wood, itong area na to na wood. This is about 1 inch. Therefore, making a total of 1 inch and 3/8 inches. Okay? 1 inch yan, about 1 inch. A blank is useful in keeping pencil points sharp. A blank, a what? Liha. Alam niyo yung liha? Papel de leha. Ano yung tawag? Ano yung salita sa English ang papel de leha? Liha. Yung magaspang. Sandpaper. Sandpaper. Okay? Conception. Lumabas, lumalabas yan. Paper which has uniformly spaced lines running both vertically and horizontally is what we call, alam nyo yung cross-link. Cross-linked. Ako dati, kahit wala ako choices, nasasagot ko. Ako, kapag nagtatanong may nakikita ako, big example, sa YouTube, hindi pa na-flash yung answer, options, alam ko na yung sagot. Dapat ganyan din kayo. You need to be keener. Dapat mas matalino kayo sa gumawa ng board exam mismo. Hindi yan kayabangan. Kaya nyo yan. The lines are commonly spaced 1/8 inch or 1/4 inch apart. Alam niyo yung cross-link paper? Nakakita na kayo ng graphing paper pa? Hindi pa. Yes or no lang. Nakakita na kayong graphing paper? Yes. Your graphing paper is your cross-linked paper. The paper is used for primarily drawings of objects either freehand or mechanically. Each unit of space may be used for to represent an inch, a foot, or ganyan. The ruled lines also help the sketcher to make lines straight, either horizontally or vertically. Cross-ruled papers, graphing paper. The rule, baka sabihin nyo, sir, ano ang rule? Guys, the rule is ruler. Ruler yan ha. The rule is not used to draw straight lines of mechanical drawing. True or false? Ang ruler daw, hindi yan ginagamit to draw straight line sa mechanical drawing. Tama ba yan? Yes or no? True or false? True or false lang? True or false? Pakisulat. T or R? T or F? Ang ruler ay hindi ginagamit sa engineering drawing. Ang ruler ay hindi ginagamit sa architectural drawing. Ang ruler ay hindi ginagamit sa technical drafting. True or false? Generous donkey.
True. 7 years ng architecture, 5 years academics, 2 years OJT. Never in my whole life gumamit ako ng ruler. Never gumagamit ang draftsman ng ruler sa drawing. Tandaan nyo yan, ha? The answer is true. Ruler is not used to draw straight lines of a mechanical drawing. Ayan. The ruler or the rule should be graduated into 16ths or preferably 64ths of an inch. Pag sinabi natin 64ths of an inch, ganyan po yan. 64ths of an inch. 16ths. Ilan ba yung 16ths? 1 over 16. Lumabas yun sa board exam. The ruler should be graduated into 1 over 16 or 1 over 64 of an inch. Is it correct? Yes, that is correct. Whenever it becomes necessary to have more accurate dimensions than 1 over 64 of an inch, gusto mo pa mas accurate pa talaga sa 1 over 64 of an inch. Anong gagamitin mo? Ruler. Anong ruler ang gagamitin mo? Whenever it becomes necessary to have more accurate dimensions than 1 over 64, ang 1 over 16, yan yung nakikita nyo sa drawing. Pero ang 1 over 64, ginagamit din yan. Ginagamit din yan. Merong ruler na ang kanyang inch ay 1 over 64. Pero ang common na nakikita natin, ang common na alam natin, yung 1 over 16. Pero hindi nyo ba alam na meron ding ruler na 1 over 64? Meron din yan, 1 over 64. Pero kung ang tinatanong sa board exam, mas accurate pa kaysa sa 1 over 64. Ano ang gagamitin mong ruler? Ano ang tawag sa ruler na yan? It is the micrometer. Micrometer. Kapag mas accurate pa sa 1 over 64, micrometer na gagamitin mo. Usually, ang nakikita nyo sa ruler, 1 over 16 or 16 parts. Ang isang inch kasi, nadidivide yan sa 16 parts. May 16 na kudlit-kudlit dyan. Pero hindi nyo alam, meron pang 1 over 64. Mas maliit pa. Mas accurate kasi. Pero kung gusto mo mas accurate pa sa 1 over 64, that's the time gagamit ka ng micrometer. That ends our review. Hindi, wala sa mood si coach. Patawarin nyo na lang ako. Okay? So, ano ha, review na lang. Tapos, ano kayo, ang mag-participate kayo sa mga padrills ni sir. Ha? Mag-participate kayo para sa inyo din yan. Huwag tingin-tingin lang. Naiintindihan ko na merong iba na busy. Naiintindihan ko yung iba nagpapadede ng anak. Naiintindihan ko yung iba nagtatrabaho pa. Yung iba night shift sa call center. Yung iba kakauwi ng bahay. Yung iba puyat na puyat. Pero kahit isa lang, ha? Minsan kasi kahit isa wala. More or less 100 kayo. More than 100 kayo. Kahit isa lang sa inyo mag-participate. Kung nagpapadrill ako, kahit isa lang. Kahit isa lang. Kahit sa live ko din. Kahit isa lang sumagot. Okay, hindi na ako mag-aalburuto. Kahit isa lang. Sa dami ninyo, kahit isa lang. Ha? Micrometer. I-research nyo na lang. Okay? Papakita ko sa iyo later on sa GC. Gutom na gutom ako. I'm no, gutom na gutom din kayo. End muna natin ang lecture natin. Mahawa kayo. Thank you, Ma'am Jenny Rose. I love you. Thank you so much. Ma'am Clarice, thank you so much for being here. Ma'am Joanna May, thank you so much. Lahat-lahat kayo. Ma'am Syra, Ma'am Marife, Ma'am Clarina, Ma'am Ginia. Hindi ko naman kayo maisa-isa. Pero Ma'am Apple, no? Thank you so much for being here.
Thank you sa pagtsatsaga. Ma'am Alisa, thank you so much. Ha? Thank you. Bye-bye. You are free to ano. Ma'am Desiree, oh, sige. Sir Ruff, bye-bye. At yung mga nasa Facebook na hindi ko nakikita yung comments, pasensya na kasi wala akong isang cellphone. Bye-bye.